naritong tampok na kasaysayan ni Florinda. Bukang liwayway sa ilalim ng sikat ng araw, dito sa ating dulang, maginginto ang kasaysayan. Pakiusap, Leonard. Lumayo ka na sa akin. But I love you, Abby. Sa maniwala ka o hindi, ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Si Hazel, siya ang dapat mong mahalin. Siya ang nababagay sa'yo. Ikaw ang mahal ko't hindi siya. Kaya patawarin mo ako. Hindi ko magagawang pakiusap mo. Leonard! Kakausapin ko siya. Magliliwanagan kami. Huwag! Huwag mong gawin yan. Baka lalo lang niyang isipin may relasyon tayo. Baka pati si na Ma'am Celine at Sir Arturo magalit na sa'kin. Ayoko mangyari yun, Leonard. Pero kailangan ng matigil ang mga ginagawa sa'yo ni Hazel. Pati na rin ang pakikialam niya sa buhay ko. Sobra na siya. Natutuwa naman ako, Emil. Akala ka nang kumain ngayon. Sabahan na ako dito sa ospital. Gusto ko nang umuwi ng bahay. Alam ko malaki na ang bayarin natin dito. Huwag mo alalahanin yon. Ang mahalaga, lumakas ka na gusto. Malakas na ako. Tingnan mo nga ako. Nakikipag-cooperate na rin ako sa therapist ko. Napapansin ko rin yun, Emil. Kaya nga, ilabas mo na ako rito. Malaki na ang bayarin ni Abby. Kawawa naman siya. Emil? Gusto ko nang lumabas dito, Florinda. Kausapin natin ang doktor ko. Sige. Kakausapin natin siya mamaya. Bakit ka nakangiti nang lumabas sa silid ni Emil, anak? Masaya lang po ako, inay. Mm-hmm. Dahil sa unang pagkakataon, narinig ko na awa si Emil kay Abby. Totoo? Opo, inay. Sabi niya, gusto na rin niyang lumabas dito sa ospital. Dahil malaki na raw ang bayarin ni Abby. Kawawa naman daw siya. O hindi ba nakakatuwa yun, inay? Ay, oo nga, Florinda. Ay, ibig kayang sabihin eh, nagbabago na ang damdamin niya sa apo ko. Sana nga po, inay, sana. Sana dininig na ng Diyos ang ating dalangin upang madama naman ni Abby ang pagmamahal ng isang ama. Magaling na ang mga pasa at sugat ko. Hindi na rin masakit ang katawan ko. Bukas, papasok na ako sa office. Dadaan tuloy ako sa ospital. Buti na lang. Naniwala si inay na marami akong trabaho sa opisina. Kaya hindi ako nakadaan doon. Ay, patawad po, inay. Ayokong magsinungaling sa inyo, pero ayoko naman bigyan pa kayo ng alalahanin. Si inay, tumatawag. Hello po, inay? Abby, anak. Ano, kumusta ka na riyan? Maayos naman po ako, inay. Nasa bahay ka na ba? Opo. Maaga po ako nakauwi ngayon. Anak, pwede ka bang maglinis ng bahay? Lalabas na kasi bukas dito sa ospital ang tatay mo. Ay, ganun po ba? Sige po, inay. Ako na po ang bahala. Maglilinis po ako. Music.
Balikan natin ang kasaysayan ni Florinda. Bukang liwayway sa ilalim ng sikat ng araw, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Pumasok na pala si Abby. Ang kapal talaga ng mukha. Katakot-takot ng kahihiyan ang inabot niya. Ayaw pa rin mag-resign? Kapit-tuko pa rin sa trabaho? Palibhasa, mahirap lang. Patay gutom. Kaya kahit maraming beses nang napahiya at nabugbog ni Ma'am Hazel, ayaw pa rin bumitiw sa trabaho. Ay, nako. Mabuti na lang hindi ganyan ang ugali ko. Dahil mayaman kami. At hindi ko kailangan maging kapit-tuko sa trabaho. Pero, kailangang malaman ni Ma'am Hazel na hindi siya sinunod ni Abby. Tatawagan ko siya later. Tama. Si Ma'am Hazel, tumatawag? Tamang-tama. Ngayon ko nalang sasabihin sa kanya ang tungkol kay Abby. Hello, Ma'am Hazel. Hello, Julie. Pupunta ako sa inyo bukas. Meron tayong pag-uusapan. Oh, about Abby ba? Yes. Okay po. Pumasok na nga ang babaeng makapal ang mukha eh. Talaga? Oo. Pero hindi bale. Bilang na yung mga araw niya. Nakaisip na ako ng paraan. Kung paano siya mawawala sa company. Talaga, ma'am? Ay, sige, pag-usapan natin yan. Nanay Betty, nasan po si Florinda? Ay, kasama siya ni Abby. Kausap ng doktor mo. Babayaran yata yung bill mo din sa ospital. Ay, sa wakas. Makaka-uwi na rin ako. Sawan-sawa na ako dito sa ospital eh. Eh, sana lang kahit nasa bahay ka na. Ituloy mo pa rin yung pagpapaterapy mo. Yun po talaga ang gagawin ko. Hindi ko na po talaga sasayangin ang buhay ko ngayon. Emil? Patawarin nyo nga po pala ako sa mga hindi tamang nagawa at nasabi ko sa inyo noon. Emil! Pangako po, Nanay Betty, hindi na mauulit ang lahat ng iyon. Magandang gabi po, Aling Florinda. Ay, ikaw pala, Leonard. Galing po ako sa ospital. Lumabas na pala kayo doon. Oo nga. Nariyan po ba si Abby? Oo, pero natutulog na siya eh. Masama daw ang pakiramdam. Pwede kayang sa ibang araw ka na lamang bumalik. Balikan natin ang kasaysayan ni Florinda. Bukang liwayway sa ilalim ng sikat ng araw, dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Hanggang ngayon, hindi nagre-reply si Abby sa mga text ko. Hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Abby, bakit mo ginagawa sa akin ito? Bakit mo ko iniiwasan? Dahil pa kay Hazel? Nasasaktan ako. Hindi ako susuko. Pupuntahan ko uli sa bukas sa kanila.
umalis na siya, anak. Halika na rito. Ay, mabuti naman po. Nakita ko. Malungkot siya nang umalis, apo. Naaawa ako sa kanya. Kailangan iwasan ko po siya, Lola. Para wag nang manggulo pa si Hazel. Sang-ayon po ako sa ginagawa ni Abby, inay. Dahil ayaw naman lumayo ni Leonard sa kanya, kaya mabuti na yung siya na lamang ang umiwas. Pero palagay ko, ay hindi yun ang luna sa problema. Mas makabubuti kung aalis ka na sa kumpanyang yon. Pero, sa pamamagitan noon, lubos ka na makalalayo kina Hazel at Leonard. Tama ang lola mo, anak. Pag-isipan mong tungkol doon. Baka nga, panahon na para umalis ka doon. Heto na, ma'am. Sinanad ko na ang gusto mo. Ang paborito mong inumin at pulutan. Very good. Okay ka talaga, Julie. Ah, siyempre, ma'am. Ikaw pa. Lakas mo sa akin. Walang sinabi sa'yo si Abby. Ah, talaga? Mahusay lang siyang umarte at mambola. Pero sa ganda at talino, oh, she's nothing. Oh, halika. Uminom tayo. Ma'am, sabi mo, may naisip ka ng paraan para tuluyang mawala si Abby sa company niyo? Ano yun? Meron na nga ako naisip. At sa gagawin natin ito, hindi lang siya basta mawawala sa company. Magagalit pa sa kanya ang lahat at makukulong pa siya. Talaga, ma'am? Yeah. Makulong ko. Anong paraan yun? Excited na ako malaman! Magtagumpay kaya sina Hazel at Julie sa maitim lang balak laban kay Abby. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Alan Ortega, at Chiquit del Carmen Amor bilang Florinda. Sound effects, Jerry Mucha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Boboy Salonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Mga ginintuang kasaysayan.